Hi everyone! In this video, I'll show you how to figure out roof framing. Maraming mga nagre-request po sa atin kung paano tayo maggawa ng roof framing. Actually, diskarte ng designer yan. Wala pong standard yan. Wala tayong computation. Pakikita ko lang sa inyo how to lay out trusses. And then yung purlins, maaaring sa ibang topic gagawa tayo, how to design purlins. And then later, siguro gagawa pa tayo ng another series of this video. Puro calculation naman. Ang importante rito, paano natin ma-figure out yung configuration ng trusses bago natin lagyan ng loadings. So kung gagawa kayo ng framing ng bubong, una ninyong kunin sa architectural drawing yung roof plan. And then yung layout ng roof beam. Kasi importante malaman natin nasaan yung roof beam. Not necessarily yung column. Hindi masyadong importante rito yung location ng column. But yung roof beam ang importante. Dahil anywhere along the line nung roof beam, pwede tayong magpwesto, pwede tayong maglagay ng trusses. So, kaya ang sinasabi ko, ang hanapin natin sa plano ng architectural, yung roof framing plan, yung top view, yung elevation, as much as possible, all four sides, kunin natin nung elevation, and then, yun nga, yung roof beam. Ang drawing na nilagay ko perspective, para ma-figure out nyo lang kung ano itsura nung kabahayan, o nung bubong, nalalagyan natin ng roof framing. Nilagay ko rito, perspective. Ito yung roof framing. Parang, kung tawagin natin ito, 4 aguas. Ano? But meron tayong lower roof dito sa isang side ng 4 aguas. Itong tinatawag kong lower roof. Ito yung higher roof. Ito yung lower roof. Lalagyan natin ng trusses yan. Dito sa right side, makita ninyo roof plan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung roof plan. And itong dotted line na to na black. Yan yung layout ng roof beam. Yan ang importante na makita natin sa architectural plan. Kasi dyan natin ipa-plot. Dyan natin ipa-plot yung trusses. Mapapansin ninyo, ang dimension ng building is 10 meters by 15 meters. Mula rito hanggang dito is 15 meters. So malaya tayo, no? Kahit saan pwede tayo maglagay ng magpatakbo ng trusses. Pwede dito, pwede dito, pwede dito, pwede rin pa ganun. Anywhere, no? Ang tanong dito, nasaan yung main truss? Yun ang importante. Kasi yung main truss, siya yung mag-aawak ng mga secondary truss. Ang ginagawa ko, pag maglalagay ako ng main truss, kinukuha ko yung shorter span. Alin yung shorter span in this dimension? Yung 10 meters. Kasi dito mahaba 15 meters. Kung patatakbuhin ko ang main truss mula rito hanggang dito, 15 meters, masyadong malayo. So maaaring malaki yung hingin sa ating members ng mga trusses natin kung lalagyan natin ng loadings. Bakit ako magpapatakbo ron? Kaya normally ang ginagawa ko, pinapatakbo siya mula dito sa isang side o grid line 1 papunta sa another side yung grid line 2. Nandoon yung tatakbo yung aking main truss. Ang gagawin ko, lalagyan ko rito ng truss. Pwede kong maglagay dito. Ito yung main truss natin. Hanggang doon sa roof beam. Kaya importante malaman natin yung roof beam. At saan yung susunod? Itinatapat ko siya dito. Tinatapat ko dun sa intersection ng dalawang apex. Ito yung main truss ko. 1, 2, 3. And then kung magkakaroon tayo ng secondary truss, lahat ng trusses na papatong dito sa main truss natin, yung tinatawag kong secondary truss. Itong main truss na to, yung tatlo na to, maaaring magkakamuka. Except itong nasa gitna. Yung dalawa maaaring magkamuka. Typical siya, no? But itong nasa sa gitna, maaaring hindi dahil meron tayong lower roof. May iba yung configuration niya. Mamaya makikita ninyo kung bakit sinabi ko na may iba yung configuration. Importante, importante sa atin, na kita kagad natin kung saan natin patatakbuhin yung main truss. Diyan ko ilalagay yung main truss. Tawagin natin to na T1. Pwede natin sulat dito, T1. Ito T1. And then itong isa T2. Ngayon pa lang isusulat ko na T2. Dahil sigurado ko na iba ang configuration ng T2 sa T1 dahil dito merong lower roof. Mababago yung shape o yung layout ng T2 ng truss sa gitna. But silang tatlo, yan yung tinatawag kong main truss. And then after malagay natin yung T1 at saka yung T2, maglagay tayo ng secondary truss. Ano yung secondary truss? Itong diagonal. Secondary truss yan o tawagin natin siyang half truss o HT. Ano po? HT. Tsaka ito. Kaya maganda meron kayong roof plan. Kasi sa roof plan, masusundan nyo na agad yung linya kung saan natin patatakbo yung trusses.
Lalagyan na lang natin siya ng designation. Gaya nito, sinabi ko rito, HT, ano? HT. Lagyan natin dito, HT. Pwede tawagin yung HT1. And then ito, typical, HT1. Ito, HT1 din. Pag maglalagay kayo ng designation, process natin, kailangan naka-align siya doon sa linya para mabasa nung titingin ng plano na yung number na yun, designation na yun, refers to this line. Yun yung truss natin. So, pwede pa tayo maglagay dito na another truss dito. Ito, lalagyan ko to, half truss din ito. Saka ito, half truss din to. Dahil nilagyan niya, itong dalawa na to, typical to, no? HT. Tawagin natin tong HT2. HT2. Bakit ko tinawag na HT2? Half truss din siya, pero mas shorter yung dimension niya compare dito. So, makikita nyo naman, diagonal to, natural, mas mahaba ito. Yung in length, mas mahaba siya compare dito. Kaya iniba ko yung designation. So, meron pa lang tayo, so far, meron pa lang tayong T1, T2, HT1, tsaka HT2. Ano pa yung pwede natin ilagay? Pwede natin lagyan dito. Pwede natin lagyan dito. Mula dito, hanggang dun. Isang diretso na naman yan. Maglalagay tayo mula ron hanggang dito. So, tawagin natin ito na HT3. Mula dito, hanggang doon, HT3. Igigit na ako, ano? HT3. Ang bawat isa nito, ang spacing, 3.75. So, kung nahahabaan tayo dyan, kung minsan mahaba yan, ano, yung 3.75, pwede tayong maglagay ng intermediate. Tinatawag natin dito, maglagay tayo ng intermediate truss or pwede naman rafters lang. Normally ako, pagkakaganyan lang yung distansya, rafters nilalagay ko. Para hindi masyadong malayo yung length ng purlins. Lalagyan natin dito ng rafters in between trusses. Dito sa cover roof, pwede tayong maglagay dito ng another truss. Magbuhat dito hanggang doon. And then ito, half truss na naman ito. Tsaka ito, half truss dito. Nakapatong siya roon sa truss. Pwede rin natin lagyan ng designation yan. And then, itong part na to, pwede rin tayo maglagay dito ng half truss. Pwede rin tayo maglagay ng half truss dito. So, nakita ninyo, no, na tumakbo yung mga trusses natin. Ang susunod na step, kailangan natin makita yung height. Isa-isahin natin yan, yung T1, T2, HT1, HT2. Anong itsura niyan pagka in-interpret natin yan sa elevation? So, dito makikita nyo yung elevation. Ano? Ito yung elevation natin. Ito yung sinasabi ko, importanteng makuha natin. Ang elevation na to, kinuha ko dito. Kung titignan natin yung perspective, dito ko kinuha sa side na to. Sa architectural drawing, maraming klaseng elevation. North elevation, south elevation, east elevation, west elevation. Kumuha lang tayo yung isang elevation. Itong elevation dito sa pinapakita ko, yung pointing this side. Kasi kailangan natin makita ano yung height nito. Para ma-size natin yung height, yung pitch ng truss natin. Kung ito 3 meters, anong size to? Kung naka-scale yung drawing ninyo, especially kung AutoCAD yung ginagamit ninyo, makukuha ninyo kagad ganong height nito. Yung magbuhat dito sa top ng roof beam, papunta doon sa apex ng lower roof, makukuha natin yung height niyan. Kaya, importante ang elevation pagkaka nile-layout natin yung configuration ng trusses. Ginawa ko na yung detail ng trusses base rin sa layout natin sa roof framing plan. Ito yung T3, ito yung T1, and yung T2. So, meron tayo rito yung HT1, yung typical, at saka yung HT2. Ito yung T1 natin. Makikita ninyo rito. Nilagyan ko siya ng designation na T1, and then ito yung dimension, 5 meters, saka 5 meters. Dahil 10 meters yung span, doon natin inilagay sa shorter span. Yung truss 1 natin, yung main truss. So, ito yung configuration niya. Ilalagay natin yung height at saka yung dimension. Pero makikita nyo, may mga pula ko dito, no? Yan, at saka ito. Ilagyan natin ang mga pula, no? Ano ibig sabihin yung mga pula na yan? Diyan nakalagay yung ating mga support. Alin yung support na yan? Yan yung mga roof beam. Doon siya nakapatong sa roof beam. Importante, pwesto natin ang location, saan natin mailalagay ang location nito para ma-analyze natin yung stresses ng mga trusses. And then yung T2, kung natatandaan nyo kanina, sabi ko may lower roof, ito naman yung configuration niya. Ito yung support, meron support dito, meron support doon. Yung support na yan, ito yung perimeter roof beam, ito yung isang perimeter roof beam, ito yung nandoon sa may bandang gilid, yung along grid line 3.
Ngayon, anong inyo sa akin? Ano ang spacing nito? Paano natin malalaman kung ilan yung vertical members? Normally, divide niyo siya. Ang ginagawa ko dyan is around 1.20 to 1.4 meters. Kung ilan yung, ano yung papasok? Dapat malapit siya doon sa within the range of 1.2 meters to 1.4 meters. Ang spacing. Malalaman natin kung ilang vertical members. Ito yung tinatawag natin vertical members. Ang papasok. Pag na-establish natin yon, malalaman natin kung ilang piraso, lagyan natin ng diagonals. Palagi naman ganun ang process. So, lagay natin yung grid lines para makarelate yun sa magbabasa ng plano kung nasa saan ang location ng mga trusses na yun. So, ito yung T2, yung kanina, yung T1. So, silang dalawa yung main trusses. Sinasabi ko kanina ng main truss, T1 and T2. In between T1 and T2, ito naman yun. Itong support na to, T1, ipapatong natin ito, yung T3 sa T1 dahil ang main truss natin yung T1. Itong T3 considered as secondary truss. Ipapatong natin siya sa T1. Itong support na to represent by truss 1 or truss 2. Itong nasa gitna, ito yung truss 2. Bubuhatin niya yung part na yon. Yung magkabilang dulo, ito yung truss 1. Bubuhatin niya. Dahil ipadadala natin siya doon sa truss 1. Kaya meron tayong tatlong support dito. Once na makuha natin yung reaction na yan at nag-compute tayo ng stresses ng trusses, kukunin natin ang reaction nito, ipapasa natin dito. Dahil siya yung magdadala ng T3. Sana po nasusundan ninyo. No? And then doon sa HT1, ito yung half truss natin, yung pinakita natin kanina. Meron din tayo mga support. Ito, yung dalawa na yan, ano yan? Yan yung roof beam. But itong nandito dito, yung interior support, yan yung T1. Support sa kanya ng T1. Dinadala siya ng T1. Ipabalik ko uli yung kanina, no? Yung plano, pakikita ko uli sa inyo para ma-figure out ninyo na tama yung location ng mga red na yon. Yun yung mga support natin. Ito, yung sinabi ko kanina, yung T1, tsaka yung T2, tsaka yung T3, sila yung tatlong main member, dinadala niya yung T3. Kaya yung reaction ng T3, papadala niya sa T1, papadala niya sa T2, ipapadala niya sa another T1 sa kabilang side. So yung HT1, itong HT1 na to, yung reaction nito, papadala rin natin sa T1 at saka yung kabilang dulo, padadala natin sa roof beam. Yun yung importante yung malaman natin, kaya natin nilalagyan ito. Kasi sa analysis, pag nag-analyze tayo ng mga members, kailangan malaman natin nasaan yung mga support. Pag nakuha natin yung support, maglagay tayo ng loadings. Ito pa yung isang technique, ano? Pagka magko-compute na kayo, mag-a-assign na kayo ng mga loadings, yung pinakamaliit na members ng truss, yun ang una natin kukumputin. Kasi kailangan natin makuha yung reaction niya dahil ipadadala natin dun sa main truss. Sana po nasusundan niyo yung ano, no, yung idea, no, yung concept, ano. Yung pinakamaliit na truss, yung T3, relatively mas maliit siya sa T1 and T2. Kukumputin muna natin yung loadings nito. Manggagaling dun sa wind load at saka yung dead load na i-assign natin. Once na makuha natin yung reaction niya, yung reaction na yun, importante yun dahil ipadadala natin dito sa T1. Sana po nasundan nyo yun. Ano? Ganon din yung principle dun sa mga half truss. Kunin muna natin yung half truss, reaction, alam na natin nasa saan yung support. Once na makuha natin itong mga reaction na ito, ipadadala natin dun sa main truss, which is T1 or T2. Yung susunod na series, pakikita ko sa inyo, lalagyan natin ng mga loadings. Itutuloy natin to para mas ma-specialize natin yung explanation. Dito, nakita natin, ito, importante, critical to. Hindi tayo agad makapag-analyze ng trusses. So, sabihin natin, gagawa tayo ng truss, ito yung configuration, hanggang hindi nagko-comply doon sa roof plan. Ma-layout natin yung necessary trusses na dapat nating ilagay bago natin lagyan ng loadings. Then, pag nailagay natin yung trusses, asan yung trusses, anong tawag ng truss na yun, lalagyan natin ng designation, alam natin, na-identify natin, which one is main truss and which one is secondary truss. Kasi lalagyan natin ng loadings. And again, pag nag-compute tayo ng loadings, unahin natin yung pinakamaliit na truss. Dahil yung reaction doon sa maliit na truss, ipapasa natin doon sa major truss o yung main truss. Antayin po ninyo yung susunod na series, magko-compute naman tayo, itutuloy natin to. The same layout, the same trusses, the same designation, lalagyan natin ng loadings. Ipakikita naman natin doon paano tayo maglagay o mag-assign ng loadings. And then calculate natin yung mga stresses. And then maaaring pagkatapos doon, mag-compute naman tayo ng
design naman, ano, design calculation, isa-size natin yung members. Yun po. Sana nagustuhan ninyo yung topic, sundan ninyo yung susunod na series. Pinakita natin one by one dahil importante ang roof truss. Ito yung unang-unang structure na dinidesign natin pag nagdi-design tayo ng building. Whatever height it is, residential or kahit yung mga medium rise or high rise, ganyan ang approach. Nagsisimula muna tayo sa bubong, papunta tayo sa baba hanggang sa makuha natin yung total loadings para ma-design natin yung footing. So ganun po, sundan na lang ninyo yung susunod na series para makita ninyo yung complete procedures on how to design roof framing. Thank you for watching. God bless.